natin korto-toloy, original, tapos yung mga salinsali na na-doktorente, hindi korto, baliktad. Tama yung sinasabi doon sa ano na ang mga pula ginawang puti, ang matamis ginawang mapait, ang mapait ginawang matamis, binaliktad. Ang Messianic, hindi yan kulto. Ang Christianity ang kulto. Kayo na bilong sa Christianity mo, naging Christian kayo, Protestant Christian kayo, Evangelical, o Roman Catholic, kung ako sa inyo, nangangamba ko kasi ang kaluluwa ninyo, hindi talaga sa langit na dalhin. Paano na dalhin ka sa langit? At si Serapis Kristo, yung Jesus Christ sa modern ngayon, sisitan niya. Paano kayo na dalhin sa langit? Ni Satan. Taga-langit ba si Satan? No. Taga-imperno. Akala alam ninyo, akala, huwag kayong magpabaya sa kaluluwa ninyo. Nakakaawa. Nakakaawa talaga. Lungkot na lungkot ko. Kasi nadaya ang mundo. Ayan, ito, translate natin. Kung basahin mo ito, nandito salitang Christian, ya, sa Acts 11:26, sa Tagalog, ay nandito Kristiyano. Pero magta-translate tayo. Oh, Albert, ito na ha. Magta-translate tayo ngayon, actually. Oh, ito yan, ito yung libro. Oh, ita-translate na natin to. Pero yung translate dito nakalagay, galagay din ito, Kristiyano. Pero titingnan natin to sa pag-translate, ha? Kayong gusto. Pero hindi nyo ito matrasa hanggat hindi kayo marunong magbasa sa bawat litra. Paano nyo matranslate na hindi ko marunong magbasa dyan? Yan ang na-translate na. Sa Acts 11:26, basahin ang na-translate sa English. Acts chapter 11, verse 26. And there will be sitting together in the congregation for a whole year and teaching with a rabbi. So Antioch began to call the disciples by the name of Messianic. Walang Christian, Messianic o Messias. Sa modern, Messias. Walang Christian, Messias o Messiah. Masyahayang. Wala. Kuntingan mo ha. Sa Tagalog tayo. Gawa 11:26. At doon ay uupo na magkakasama sa kongregasyon sa loob ng isang buong taon at magtuturo kasama ng isang rabay. Kaya pinasimulan na ang ng Antioquia na tawagin ang mga alagad sa pangalang Messianic. Messianic! Messianic, sa modern, Messianic. Yung sa Bible din nakalagay, Messianic. Oh, mas kaya. Pero ang common talaga, ito talagang madalas sabihin natin. Messianic. O Messianic. Messianic kasi modern, kasi may sound A na siya eh. Pero A, puro A ang I lang. Mo, ano yon? Original Hebrew. Messianic. Walang Christian! Sabihin na, sa Acts 11:26, di ba Christian nakalagay? Sa Bible ninyo, na mga satanic Bible. Pupunta tayo sa original Bible. Saan ba pariwalaan mo? Original Bible o nasali na Biblia? Na doctorate na, binago na. Doon tayo sa original. Ito ang original eh, Messianic eh. Hindi Christian. Aralin mo saan ang galing salitang Christian, ang galing niyan sa Egypt. Mga Kristiyano noong 503 BC pa lang. Hindi pa ibig BC pa. Mga tao kasi, mga pastor, walang alam, nakatiwalang tiwala si sa Bible na hawak na hindi na alam ang mga Bible na doctorated satanic Bible yun. Doon sila pinagkatiwala ang kaluluwa nila. Yung mga membro naman, amin, amin, nako, lahat kayo sama-sama sa impyerno. Lingin natin sa Tanas. Yan ang kakalungkot. Yun ang mission natin, nangangaral tayo. At ang mga kaibigan natin, Hebrew Israel, ibang bansa, tuwang-tuwa kasi sa wakas, nangangaral na ang nasa silangan. Kasi nasa prophecy ang silangan, mangangaral sa tunay ng pangalan. Tuwang-tuwa sila eh. Nangangaral na ang sa taga
kasilangan. Dahil alam niya dito sa Omer, dito rin ang Garden of Eden. Dito ang simula ang taat at siya dito, mga matatapang mga ngaral. Walang duwag dito mga ngaral. Karukan lang duwag. Ngayon, kaya sa mga dito. Takot sila sabihin, kulto. Ano ito takot kayo? Tayo ang totoo, ang kulto Christianity. Ano eh? Parang duwag na eh. Ang Ibo Mandaragit, hindi duwag. Kung duwag kayo, hindi kayo Ibo Mandaragit. Paano ka magdadagit na Ibo? Naduwag ka, hindi ka magdagit. Takot ka, matakot ka magdagit. Ibon ka lang na hindi dumadagit kasi takot ka. Yeah. So walang Christian, Masyanik, o Misyanik. Yung po ang totoo, nakakalungkot niya ang ating mga kaibigan, kamag-anak, mga kilala na, pagsabihan natin, hindi baliwa, matigas ang ulo, bahala sila. Wala na tayong panagutan sa huling araw. Sabihin niya, kulto, paano kayo may kulto? Original Bible, ito ang sinandala namin, Hebrew. Direkta pag-translate, kasi mayroon na ta high tech na ngayon pwede na mag-translate. Kahit ang mga tao na mahirap, di marunong mag-Ingles, kahit itatabi ng Tagalog, pag-translate Ingles, nakakapag-Ingles na siya. Oh. Kayo mga hindi marunong mag-Ingles, huwag kayo makalala, gamitin ang Chrome. Type yung Tagalog yung gusto nyo. Pag-pindot to sa Ingles, Ingles na. Tapos basahin ninyo, sabi niyo, ang galing mag-Ingles. Kasi may translator. Ang galing mo mag-Ingles. Ganun. Pangalawa, there is no word anti-Christ in the original Hebrew Bible. Wala pong salitang anti-Kristo sa original na Bibliang Hebrew. Pero mga vlogger sa YouTube, walang kalamalam, anti-Kristo, anti-Kristo. Ganti natin Kristo, wala mag-aral kayo mga vlogger, isa rin kayo walang alam. Walang salitang anti-Kristo sa original Bible. Pero sa Bible na satanic, nakalat sa buong mundo, yung doctorate, anti-Christ ang ilagay. Kung may maniwala, aralin nyo Hebrew. Para magkikita ninyo. Ito ang basa, umalit ang basa, nagsiyan. Ato sa 1 John chapter 2, ha? Verse 18. Tingnan mo kalagay, ha? Antichrist. Ito, Antikristo. Nakalagay, sabi na, mga Antikristo kayo, ayaw niyo kay Kristo. Parang hindi mo patay yung kontrabida. Alam ni Sita niyan, bandang huli, tayo tuloy ang magmukhang kontrabida. Pero ang totoo, bida po tayo. Sila ang kontrabida. Kasi gamit nila ang Bibliyang satanic na pabor sa kanila. Ngayon, ito. Babas, ita-translate na natin ito. Ita-translate na natin ito. Pero dito, sa translate ng ano, Antikristo nakalagay. Ita-translate na natin ito. Ito, sa English, basa. 1 John chapter 2, verse 18. My children, here is the last hour, and when you have heard that the Messiah is coming, yes, now they have rebelled against the Messiah, and in this we will know it is the last part. Against the Messiah. Ano yung against, kontra ni Messiah? Ibig sabihin anti-Kristo sa kanila. Kontra kay Messiah Yahwasay. Sino ba ang kontra kay Messiah Yahwasay? Sila. Ang dami nila. Di ba sabi doon, marami ang mga Antikristo? Kung kami yung mga Masyari, kunti lang kami. Sino marami? Kristiyano. Pero ang nakalagay sa original, kontra, against ni Masyaya, Yahawasay. Kayo ang anti-Masyaya. Kayo ang gilang na sinabi. Tagalog tayo, sa translate, basa. 1 John chapter 2, verse 18. Aking mga anak, narito na ang huling oras at nang inyong marinig na ang Mesiyas ay darating. Oo, ngayon naghimagsik sila laban sa Mesiyas. At dito natin malalaman na ito na ang huling oras. Huling oras, ha? Hindi huling araw. Pag huling araw, 1,000 years pa, oras na lang. Kasi ang mga dumating ang mga false prophet, huling araw 'yon. Kasi una 'yon. Ito, huling oras, yung tunay ng mga ngaral.
o kontra, laban sa masaya. Ibig sabihin ng laban, kontra, antay, masaya. Yan ang pagkasalin dito. Eh, sino yan? Yung mga ngaring tayo kontra, ayaw nila, ayaw kami dyan. Kristo kami kayo, Antikristo kayo, kami hindi. Pero hindi alam, at tinutukunong kayo yon na mga anti-masyayak, laban ni masyayak, kayo yun ang tinutukoy. Oh, yan ang pagka-translate. Oh. Isa pa. Ah, ito naman, sa 2 John chapter 1, verse 7. Nakalagay dito, ha? Oh, anti-Christ, sa Ines, sa Tagalog, anti-Kristo. Ngayon, ita-translate natin to. Oh, yan, ito. Pero sa English na ginawa dito ng ano? O, yan. Antichrist. O. Ngayon, ta-translate natin, ha? O, basa. 2 John chapter 1, verse 7. That many deceivers came into the world without declaring that Yahawashi, Hamashiach, had come in the flesh, they were deceived and deceived by anti-Mashiach. O. Anti-Mashiach! Sino yung mga anti-masyayak? Mga Kristiyano! Ang Bible nyo nakalagay, anti-Kristo. Piki yung Bible nyo eh. Mali yan eh. Ang tama, anti-masyayak. Sino yan? Kayo, anti. Ayaw nyo talagapin si Masyayak Yahawashi. Ayaw namin yan. Jesus Christ talaga kami. Sumanang ang namin Jesus Christ. Tapos, dito may cross. Awit sila, Jesus, you're the sweetest name of all Jesus. You are the only miracle, oh Jesus. Yun, inawitan niyo si Satanas. Mali. Oh. Ang nakalagay ay anti-Mashiach o anti-Messias. Ma-modern. Yan ang pagka-translate dito. Kasi high-tech na ngayon, kung kayo marunong kayo dito magbasa, may keyboard kayo dito, maka-translate kayo. Pero be sure na linisin nyo sa master cleaner nyo. Kasi hindi magta-translate yan kung marumi ang cellphone nyo. Yan. So, sa original Bible, mayroon bang ang anti-Christ? Wala. Wala. Ano na kalagay? Anti-Masyayak. Sino yung anti-Masyayak kayo na hindi tumanggap sa Masyayak Yahawashi? Ayaw namin yan. Hindi na kami mag-isip pa, magulo. Oh, dito, kampante na kami kay Jesus Christ. Kayo kontra kay Jesus Christ, kung kayo kay Kristo, kayo mga anti-Kristo. Ayon sa Bible ninyo, na satanic Bible. Pero ayon sa original Bible, na dapat yun ang ating tangkilikin, hindi kayo maniwala. Sabi lang kayo sa anti-Masyaya. Sino yan? Kayo ang mapunta sa impyerno. Nakakalungkot. Dami talaga mapunta sa impyerno. Marami naman talaga mapunta sa Tagalog. Kunti lang na mapunta sa langit. Kunti lang. Dami talaga mapunta sa impyerno. Ngayon, kung ayaw nyo makasama sa impyerno, dapat magising kayo. Huwag kayo mag-cross-minded hanggang ano lang. Dahil kaluluwa po ang nakataya dito. Nakakaawa ako. Awang-awa ko sa inyo. Hindi, awak-awak kami kayo, hindi siya po yan. Kasi nag-receive ko sa original Bible. Sa inyo, hindi original. Sino ba ang nag-receive? Yung original Bible, yung salin-saling Bible? Peke. Yung salin-salin. Kasi pag salin-salin, hindi na yan original. Peke na yan. Salin-salin na nga. Ah, ito pa, basa. Nas. Second John chapters 1 verse 7. Na maraming manliin lang ang dumating sa mundo na hindi nagpapahayag na si Yahawashi, Hamashiach ay naparitong nasa laman. Sila ay nagaya at nalinlang ni anti-Masyayak. Nalinlang sila sa anti-Masyayak. Hindi sila naniwala nga si Yahawashi ay napunta nagkatawang tao si Yahawashi. Siya po yung si Yahawa nagkatawang tao. Ang iba, hindi. High ranking angel na yan. Hindi high ranking angel. Magbasa kayo ng cross kukubaga na rin para malaman ninyo. Magbasa kayo ng lahat ng Bible doon sa Hebrew Bible, kasi ang Hebrew Bible na nasa Ethiopia, 100 books.
ending po 66 po. Ah. Ngayon, dito tayo. May nagsabi na lies daw ang 666. Stop the lies. Ano lang? Fake news. Fake news daw. Ang authentic daw ay 616. 616. Ngayon, titingnan natin. Ayos na maniwala dito sa 666. Dito daw. 616. May times pa. Fake daw. Mali daw to. 666. Tama daw to. 616. This man all calculation were wrong. Ito, wrong daw to. Titingnan natin sa translation ngayon. Ito ha. Ang nakalagay dito ay number ng 600 fresh pork and 6 sa dito sa Tagalog, anim na araan at anim na pong anim. O, 66 talaga. Dito naman sa pahayag, kabilang na 666. Ngayon, ang sabi nila, hindi daw 616 dahil daw dito, dahil daw dito. Ngayon, Greek to yung mga unang Greek. Kasi ang pangalawang Greek ilagay, 666, itong unang Greek. Hindi naman Greek ang original Bible. Ang original Bible, Hebrew, pakibasa na to. What was the original Bible written in? The texts were mainly written in Biblical Hebrew, with some portions, notably in Daniel and Ezra, in Biblical Aramaic, Biblical Hebrew, sometimes called classical Hebrew, is an archaic form of the Hebrew language. The very first translation of the Hebrew Bible was into Greek. Ang original talaga na Bible, Old and New Testament Hebrew po, na translate lang into Greek. Pero ang Greek hindi na original. Kasi ang nanggaling sa Hebrew Bible was into Greek. Hebrew Bible was into Greek. Mula sa Hebrew. Hebrew kasi, siyempre, Hebrew si King Jehovah, siya, mga puso ng mga Hebrew. Paano naging Greek original? Ang kini ng mga Gregorian Ang sa Old Testament, meron sa Isra at saka sa Daniel, may ibang portion doon na Aramaic. Pero mostly talaga Hebrew, Paleo Hebrew, ang Old and New Testament. So ang ating isasali ngayon, yung Hebrew, hindi yung Greek. Kasi ang isa namang Greek na sinali nila, meron daw unang Greek sa una pang Greek, at ito daw ay 616. Hindi daw 666. Ang pangalawang Greek daw ay 666. Yung unang Greek, 616. Doon daw sila sa unang Greek. Bago nag-Greek yan, Hebrew yan Ngayon, translate natin Hebrew. Kung 616 ba o 66? Hebrew tayo. Yan, Hebrew, ito. Sa Revelation 13:18. Tapos, tingnan natin ha. Basa. Revelation chapter 8:13 verse 18. In this wisdom, he who has wisdom will count from the beast 3-fold, that the number of man is, and in his number is 666. 616 ba? Ano kalagay? Galing sa Hebrew? 66. 666. 666, hindi 616. Sa Tagalog tayo, basa. Apocalypse chapter 13 verse 18. Sa ganitong karunungan, ang may karunungan ay magbibilang mula sa hangganan ng hayop, na ang bilang ng tao ay at ang kaniyang bilang ay 666. Saan ang paniwalaan mo? Yung original Greek o yung original Hebrew Bible? Ito, Hebrew to galing. 666. Ang pangalawang Greek, 666. Pero sabi lang, may una pang Greek, 616. ang Greek, salin lang yan sa Hebrew Galing lang sa Hebrew kasi yun Yun. Ang tama, yung salin galing sa Hebrew.
At ang salin doon ay 666. 666 talaga. Hindi 616. Ah, ngayon, etong Jesus, etong G, number 90, eto, ang total niya ay 666. Eto yung TC Sigma, 666, nasa Greek. Ngayon, eto yung formula niya. Ang 1 times 1, 9, eto yan ay maging 9. Ito na yon, ang total niya 9, 8, 10, hanggang dito. Ngayon, itong mga litra na ito, itong G, nasaan ba ang G ito? O, 90. O, saan ang G ba dito? O, 90. Ang E, saan ang E? O, 45. O, 45. S. Ang E, 71. O, 71. Ang Y. O, Y. O, 189. Oh, tapos S ulit, ganun. In total, 66. Ang cross, 66. Ang Lucifer, 66. That's why, huwag na kayong magpinda ng cross, ha? Huwag kayong maglagay sa simbahan nyo ng cross. Pag mamatay kayo, huwag kayong maglagay ng cross sa libingan nyo. Kasi, honorin kayo ni Satanas. Ah, may tatak to. Ang cross, akin yan. Ang libingan natin, walang cross. Ang simbahan natin, walang cross. Ang pinda natin sa kwintas, walang cross. Dahil Satanas yan. Ang Lucifer, Satanas. Ang cross, ang Jesus, Satanas. Lucifer, 666. Sabi na, ay, hindi okay lang pala yan kasi hindi mo 666, pity ang 666, 616 daw. Ano po, nagaya kayo, naluko naman kayo. Dahil ang sinandalan nyo, yung unang Greek daw. Kasi ang pangalawang Greek, 666. Yung unang Greek, 616. Eh, Hebrew ang tama eh. Eh, ano ang Hebrew? Pumabor ba siya sa 616? Hindi. Doon siya sa 666. Oh, sino yan? Jesus. Oh, 666, diba? Pero ito ang mahal ng tao sa buong mundo. Pagpalayan niya yung Jesus din, lumayan kasi tali, parang yung pinalayas mo, ang gamit mo, Satanas din. Ignorant nga, ignorant eh. Ah, ngayon, eto yung doktor ko, kasi ang karuntong dito, nabura ni Kaja. Ato, Jesus. Sino yung Jesus na yan? Kamayo! Kamayo! Ngayon, tingnan natin, basa. Mas malala sa salitang Greek na Isos. Ang literang I at E ay may parehong English translation na ga. Kaya kung bubuuhin natin ang Jesus sa Slovenian at Latin language, ganito ang lalabas na salita. Yes, pig. Amen, pig. Sa pinaghalong Greek at Latin na naman na Isos, ang lalabas ay ganito, the pig, ang baboy. So, sumatotal, ang ibig sabihin ng Jesus ay pig o baboy. Kita nyo, na yung panluloko ni Satanas, pinasamba kayo sa baboy. Ang Greek, Latin pinagsama, ang Jesus, baboy. Sa Hebrew, ang Jesus, kabayo. Ah, ito. Basa. Is, kabayo. Ay, is. Baboy, Jesus. There is no salvation in two animals by invocating this name. Is actually invocating two animals. Is the beast horse. Is vs. the world pig. Ngayon. Yes. Ay, yung mga pastor sa Babylonian, yung mga born again Christian, Protestant, Turkish, mga Misya, mga Evangelist, mga teacher, mga minister, yung Jesus ninyo, baboy po yan at saka kabayo, nagsimba kayo sa hayop, hayop yan eh. Parun po. Oh, ito pa. Basa. Basilikos. Basiliskos is a genus of large Coryphonid lizard
commonly known as basilisks, which are endemic to southern Mexico, Central America, and northern South America. The genus contains four species, which are commonly known as the Jesus Christ lizard, or simply the Jesus lizard, due to their ability to run across water to four significant distances before sinking. Basilisk, brown basilisk, Basiliscus mitatus, Costa Rica, scientific classification. Pero mga, hindi lang Jesus, ha? Jesus Christ. Kompleto na Jesus Christ. Ano siya? Botiki. Ano sabi sa National Geographic? Ang Jesus Christ, botiki Jesus. Basilisk, lizard, fact. They're also known as Jesus Christ lizard. Yan! Si Jesus Christ po yan! Yan sinamba niyo, butike! Ah, ito pa! Ayan, butike na yan. Basilisk, the Jesus Christ lizard. Ang pangalan dyan ay Jesus Christ. Yung butike na yan. Anong tawag nila dyan? Jesus Christ! Si Jesus Christ yan! Ah. Ano sabi ng National Geographic? Ah, Jesus Christ lizard, National Geographic. Yan lizard, botike. Ayan. Jesus Christ lizard, National Geographic. Ano sabi nila? Ang pangalan ng botike na yan ay pangalan si Jesus Christ. Ngayon sinamba niyo si Jesus Christ ng botike? Kayo mga pastor, mga bishop sa buong naging Christian, mga evangelical, Roman Catholic, sinamba nyo ang botike, hindi lang baboy, kabayo, pati botike. Ang baboy, ang kabayo, Jesus lang yun, hindi ang Christ. Pero itong Jesus Christ po na, Jesus Christ, botike. Lizard. Lizard. Oh, sabi ng National Geographic, ha? Ayan. Basilisk lizard factors also known as Jesus Christ lizard. Noon, kilala si Jesus Christ na yan. Si Jesus Christ ang botiki. Reptilian pala. Kaya pala mga reptilian. Tingnan mo sa loob sa Vatican. Yan ang sura na kanila doon. Mga reptilian. Mga butiki. So, nakakalungkot kayo mga pastor sa board again. Tapos hindi kayo maniwala. Kami pa ang gawin yung kontrabay na kami daw ang mali. Ano hindi mali? Ah, hindi kami mali, sure na sure. Dahil ang ginamit namin Bible ay original Bible. Ngayon sa inyo, salin-salin na. Nabawasan ba ang 100 books naging 66 books? Eh, ang tao nilikha, si Adam nilikha sa pang-anim na araw. So, nilito si tayo mga tao, number 6, nagbasa ka sa aklat na 2 6, plus ikaw 6, ilang 6 na? 6. Hindi nyo na po na yan, mga Kristiyano, mga membro ni Serapis Cristo, in the old model, pero pagdating sa new model, Jesus Christ na, nakabayo, baboy, at botiki, lizard. Basilisk, the Jesus Christ, lizard. Jesus Christ, botiki. Lizard. Ngayon, babalik pa kayo sa botiki? Di po. Dahil kinagista natin, botiki. Ang ating pinahiwalaan eh, botiki. Yan. Ah. Who worship the beast? Sino ang sumamba sa hayop? Jesus Christ is kabayo, baboy, and botiki. Sino? Sinamba yung hayop. At sino yung hayop na yung Jesus Christ? Pangalan ng tao yan. Pero hayop siya kasi kabayo, baboy, botiki. Ah, tarata tayo. Baka sabihin nyo, Kapitulo 9, versikulo 9 kami. At puro tiyore lang, hindi mababasa. Basa. Pahayag, chapter 14, verse 9 to 12. At susunod sa dalawa ang ikatlong anghel na sumisigaw ng malakas.
sino mang sumamba sa hayo at sa larawan ito at nagpatatak sa kanyang noo o sa kamay ay painumin ni Yahawa ng alak ng kanyang puot na walang halong ibinubuhos sa kupa ng kanyang galit. Pahihirapan sila sa apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at ng kordero. Ang usok mula sa apoy na nagpapahirap sa kanila ay mag-aalab magpakailanman. Araw at gabi ay maghihirap, pahihirap, maghihirap nang walang pahinga ang mga sumasamba sa hayop. At sa kanyang larawan ay ang mga natatakan ng kanyang pangalan kailangan magpakatatag mga hinirang ni Yahawa ang mga sumusunod sa utos at nanatili sa pananampalataya kay Yahawa Shai. Nasalin to sa original Bible ha. Ito yan. Ngayon, tanong. Lahat ng sumamba sa hayop kay Jesus Christ. Dahil bakit hayop siya? Buti hindi siya eh. Kabayo. Baboy. Lahat na mga Kristiyano, born again Christian, evangelical churches, Roman Catholic churches, ang sinamba ninyo etong hayop, sumamba sa hayop, sa kanyang larawan. Ano mangyari? Araw at gabi, maghirap ng walang pahinga ang mga sumamba sa hayop. Saan sila mapunta na walang pahinga? Dagat-dagat ang apoy. Lahat, imperno ang mga Kristiyano. O sino ngayon ang kulto? Ayon dito sa ata, di Kristiyano. Ngayon, kung ayaw nyo mapunta sa impyerno, dapat magising kayo, aralin nyo Hebreo. Kasi Hebreo naman talaga tayo, hindi tayo hintil eh. Pero kung ayaw nyo, tamad na kayo, kampanti na kayo, sinagisnan nyo, gamit nyo Satanic Bible Doctorate, akala nyo okay yan, bahala kayo, wala kami pananutan. Dito kayo, maghirap araw gabi. Yan, nakakalungkot talaga. Awang-awa kami sa inyo. Awang-awa kami sa inyo. Pero kami, pinagtawanan nyo na kami daw ang kulto. Antikristo na kami. Wala antikristo sa original Bible. Anti-Masaya. Kayo yun. Anti-Masaya. Ngayon, 666 and you. Sa Apocalypse, 13:18. Ito na yan, 666 ha. Ngayon, Jesus is the bridge to hell. Siya yung tulay. He is the mark of the beast. Siya ang marka ng halimaw, ng marka ng hayop. O yung pagdipa niya, yan ang tulay papunta sa impyerno. Tingnan mo ha, nagsipay pa yung iba. O yan, nandito, antay si Jesus niyo. Yan, sige, welcome sa bansaka na. Kaming awang-awa kami siyang kaluluwa. Lahat naman tayo nalinglang eh, pero bakit kami nagising? Dapat kayong magising din. Huwag na kayong sabihin nyo na dama-dama. Eh, batugan pala kayo. Ay, tamad kayo mag-aral, mag-study. Batugan? Mag-aral! Para malaman ang katotohanan. Diba, hindi makarating sa parunungan kung hindi muli lumingon sa pinanggalingan yung buhay din libe. Hindi ka makarating doon. Ngayon, ano bang tinataas ng wicked? Ito lahat. Huwag yan, tinataas nila oh. Si Adolfo Nicolás. Hindi Nicolás Aklaya na. Yan, tingnan mo. Hostile lahat. Ito yung cause ng pandemic. Tingnan mo logo na yan. Ang logo ng Alpha Omega yan. Ito, Revelation 13. 15 to 18, ha? No 666. No, buy and sell. Basa dito. 15. At siya ay pinagkaloobang makapagbigay ng hininga sa larawan ng hayop upang ang larawan ng hayop ay makapangusap at naipapatay naman ang lahat ng hindi sumasamba sa larawan ng hayop at ang lahat maliliit at malalaki
at mayayaman at mga dukha ay at ang mga laya at mga alipin ay pinabigyan ng isang tandang tanda sa kanilang kanang kamay at sa noo. Ngayon, mabubuhay. Ito, mabubuhay ito, ha? Si ano? Si Sari Bulgari. Bulgia. Mabubuhay yan. Magsalita. Ang hindi sumamba sa kanya, papatayin. Ngayon, tayo na mga masyayanik na, tama sa paniniwala na, natakot kang mamatay. Opo, sambahin na lang kita ulit. Butiki, kabayo, kabayo. Baboy, sambahin na lang ako. Huwag mo akong patayin. Mga taksir. Mamayan, dumayan, ha? Pagdating ng ganyang panahon eh, darating yan, sa araw na yan, o. Oh. Nakalagay doon, o. Siya ay pinagkalubang makapagsabigay ng hininga sa larawang hayop. Mabubuhay ito siya after 3 years. Pero ang katawahan niya, hindi na mukha niya yan, o, si Sarah. Mukha na nga rin sa atin. Upang ang larawan ng hayop ay makapag-muusap, magsalita na. At ipapatay naman ang lahat ng hindi sumambas pa niya. Bakit hindi kayo umabas sa akin? Dahil sa akin na may pag-ibigin kayo, kayo nabubuhay ko naman tayo, hindi ko sinunang papatay dito. Yan. Po, sir. Okay, sabahin na kita. So dahil sa'yo may pag-ibigin kayo, ay sabahin na kayo. Ngayon dito makikita yung panampalatay ng totoo. Baka sumimplan tayo pagdating ng panahon na yan. Tandaan nyo, ang kapalit yan, kaluluwa. Ano ba ang duwate? Mamatay ka. Pagpatayin ka niya. Una. Karapit niya ng pandino. Una. Patay mo ko. Una. Langit na makapupunta. Hindi ko ipakto si Kiyawa siya. Ayan. Makikita natin dito ang mga balimbing. Wala bang balimbing dito pagdating ng tribulation na yan? Baka bumabalimbing tayo. Basa. No 666. No buy, no sell. At nang huwag. Verse 17. At nang huwag makabili o makapagbili ang sinuman. Kundi siyang mayroong tanda sa makatuwid ay ang pangalan ng hayop o bilang ng kanyang pangalan. 18. Dito ay may karunungan ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop sapagkat siyang bilang ng isang tao at ang kanyang bilang ay 666. Sabi niya, I am Jesus Christ. Sambahin niyo ako. No. Pero ang mukha niya, hindi mukhang bibigay sa atin ng kayo ng Diyos. I am Jesus Christ. Sambahin niyo ako. Kaya dito natin magkita, no? Ang mga duwag, mga balikbig dito ngayon, ha? Oh, yan. Ito, ha? Ayan. 666, di ba? Ngayon, Satan's real plan is one world religion. Pag maging one world religion na, kailangan ang ipapangaral mo ay Jesus Christ na. Hindi ka na pwedeng mangaral ng Abba Yahawa, Yahawa Shider. Habang ngayon, pwede pa tulo tayong mangaral. Huwag tayong magtamad-tamad. Darating yung panahon na maging one world religion na, hindi na tayo pwedeng mangaral. Ganun na karanap. Tapos, one world currency, lagay na dito, one world government, isa na lang mamahala sa buong mundo. Mga state na bawat isa, kumbaga federalism, isa lang ang mundo sa buong. United Kingdom. Ha? Christ pa yun, Christ. Tingnan mo, ha? Pagsama-sama yan sila, o. Pagsama yan, pati yung Viking Hebrew. Christ yun, Christ. Oo. Yan. Basta masayang siya, Christ. Basa. Saan na kanitasan? Chapter 4, verse 12. Neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven
given among men whereby we must be saved. Kay Yahawa siya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng alahayam sa kaliligtas ng tao. Ikaliligtas ng tao ang pangalan ito. Ngayon ang tanong, yung pangalang natatatak sa inyo, yung pinagyagal ngayon, pangalan ba ni Yahawa siya o pangalan ni Christ? Pangalan ni, Godric. Kailangan magpapotis mo na kayo. Papotis mo ba? Papotis mo na kayo. Pag hindi kayo magpapotis mo, ito pa rin pangalan ninyo ng hayop, butike, na kabayo o baboy. Kailangan magpapotis kayo. Pag hindi, kailangan kayo makonsir, memorize dito ha. Kasi ito yung pinakaanap sa preaching natin. Ito yung parating pa, nila. Kayahawa siya lamang matutagpo ng kaligtasan. Saan matagpo? Kayahawa siya lang. Wala. Kayahawa siya. Sa kaligtasan. Sapagka sa silo ng langit, ang kanyang pangalan lamang. Yahawa siya. Walang ibang pangalan. Nagbigay ng alahayam sa ikaligtas ng tao. Yaman. Kaya paano naman? Kung ay ibang pangalan mo. Yung ibang pangalan mo sa kaligtasan. Di ba original? Yahawa Shai, pinalita nila Jesus. Jesus Christ. Ito nakilala siya sa 1769 na. Ikat siya na dito. Pero ang kuna dito, hanggang 1780, kasi 1780 nanakaw na yung tanak at pinalita na nila mga pangalan. Ngayon, basa. Pahayag, chapter 20, verse 4. At nakita ako ng mga luklukan at may mga nagsisiluklok sa mga ito. Sila'y pinagkalooban ng paghatol at nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patutuo ni Yahawa Shai at dahil sa salita ng alahayam at ang hindi sumamba sa hayop o sa kanyang larawan man at hindi tumatanggap ng tanda sa kanilang mga noo at sa kanilang kamay at sila'y nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Masyaya sa loob ng 1,000 taon. Bilin niyo. Yung hindi sumamba sa hayop. Ano yung hayop? Baboy? Butike. Kabayo. Jesus. Ano ang pangalan niya? Jesus Christ. Ngayon, ang tatak niyo ngayon sa bautismo niyo, ang pangalan? Yahawa Shai. Ayun ba? Jesus Christ. Ayan. Hindi nga, huwag kayong magbautismo. Pag takot kayo sa tubig, halata ang kambing kayo, hindi kayo ko pa. Ayan. Ngayon, ang nagpatuloy mangaral. Nangarap pa rin tayo, get one word religion na, nangarap pa rin tayo. Ugot. Gamit ang mga alin. Sinong takot? Hindi kayo ibo madarig, yung takot kayo. Ang ibo madarig, hindi takot. Ugot, ulo, wala naman o, maghari naman tayo kasama. Liyahawa siya, so meron lang. Hindi nito lang 1,000 taon sa kanya, eternity po yun. Hindi yan 1,000 taon sa atin. Sa kanya yon kasi ang one day niya, ang one days niya ay 1,000 taon sa atin. Ngayon, 1,000 taon sa kanya, tinutukoy yung eternity. You are king in Yahawa Shai in eternity to eternity beyond. Yaman. That's why na pag one world religion, nangaroon pa rin tayo. Para putulan din niya. Sabi niya, takot ka, putulan ng leeg. Ano yan? Sa one word currency, ano yan? Microchip. Ah, microchip. Hindi ka makapagbili kung wala to. Paano to? Totoo ba? Yan, 6-6 ba talaga yan? Ah, basa nga. A giant computer founded and located in Brussels, Belgium, Germany has an international number which is 666 and named as Brussels Electronic Accounting Surveillance Terminal. This Halimaw. S-A-S-D.
Rosel Electronic Accounting Surveillance Terminal, BIS, Halima, Ohio, sa ano. Giant Computer, nasaan? Sa Bellevue niyan, Germany. Ngayon, paano natin ang microchip ay 666 yan? Paano nung dimaprol? Ito ang computerization, ha? Ito. Ngayon, ito yung world computer, ha? Yung C. Saan ang C dito? Oh, number 18. Tapos, tapo. 90. Lahat itotal natin yan ay 66. Ngayon, ang biochip or microchip is computer mechanism. Therefore, matches the number 666. Then, ang computer 666. Yung computer na yan, yung cellphone natin, 666 yan. Pero hanggat hindi mapasok sa kamay natin, ito microchip, ipapasok sa kamay natin. Sa ganoon. Sa ganoon, ibig sabihin, ilagay sa utak. Ngayon, ngayon, ang nangyari, yan, hindi na lang ang kamataan, di ba katulog? Nagdamag sa ano? Kasi 666 yung computer. Gadget. Ano yung nangyari? Ngayon, ang yung L3 natin, may ano yun? May microchip. Yung RP, di ba? RP. Ayan. No 66 buy and sell. Walang makapag kapag walang tanda-tanda, 666. Ngayon, dito natin malalaman. Basa. Matthew chapter 24, verse 13. But one who endures to the end, he will be saved. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas, siyang maliligtas. Sa tribulation period doon. Ngayon ang tanong, manatili ba kayong tapat? Yaman. O, magpatatak ng kaya naman sa akin ng 5-team, tapos sinita namin sa bahin, sabahin ka na rin. E paano yung pinangaral ni Bishop na iawa sa'yo? Ikaw na lang. Kasi dagdagan mo pa nga 5-team, di ba? Dagdagan ko pa, kahit pa 28 pa. Sabahin mo na siya. Ngayon, hindi ka natin tapat, hindi ka ligtas. Kasi halata, hindi ka talaga tupa. Kasi ang tupa, manindigan niya. Ang kambing, balindig. Minsan maliko, minsan hindi. Minsan nagplanong magpapapismo, minsan hindi. Pag sumumpong ang pagkakabihon na takot sa tulit. Ngayon, tayo na tayo lahat. Mas na pala yun. Thank you.
Jesus Christ. Pinulalaw.
Our teacher, Rao Kakadas, listen. Kung sila ay mga tupa, nakikinig. Pero kung sila ay kambing, hindi makikinig. Bukod sa pa ang mga nangangaral. Ang hinahanap namin ay mga tupang nawala. Ang mga Hebrew Israelite na ligaw sa iba-ibang bansa at karamihan ang iba na dito sa malayang sila. Close us mighty the Abay Hawa. Kibitin kami, lalo na itong mga huling mga oras. In the last 2 minutes, we are close us mighty by your power alahayam to spread your gospel, the true gospel, in your songs. In the mighty name of our Savior, Messiah, Yahweh, our coming King, dahil may sabi namin, yeah.